Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta kayo ngayon? Ako nga pala si Brother Ivan ng De La Salle Santiago Zobel at ako ay nagtuturo ng Christian Living sa ikalimang baitang. Kasama ko ngayon ang aking mga mag-aaral. Magpakilala kayo! Ako po si Juan Franco Borja. Mm-hmm. Ako naman po si Nate Maglipon. At ako po si Robert Lim. Mga bata, kilala niyo ba si San Juan Bautista De La Salle? Opo! Sino siya, Franco? Siya po ang nagdagdag ng lahat ng paralang lasal sa mundo. Tama, magaling! Pero alam nyo ba na meron pang isang taguri sa kanya? Alam nyo ba yung taguring yun? Hindi po. Gusto nyo bang malaman? Opo. Okay. Si San Juan Bautista de la Salle ay kilala rin bilang ama ng modernong edukasyon. At tinatawag din siya na patron ng lahat ng mga guro. Nabanggit ko iyon dahil ngayon ay pinagdiriwang natin ang buwan ng mga guro o Teacher's Month. O mga bata, meron ba kayong gustong ibigay na mensahe sa inyong mga guro? Opo! Magpasalamat ko sa aking mga guro sa mabuting pagtuturo sa akin. Salamat sa lahat ng pasensya. Salamat po sa iyo. Ikaw po, brother. May gusto ka ba bang magpasalamat sa iyong mga guro? Bay, oo naman. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng aking mga naging guro mula nung ako ay bata pa hanggang ngayon. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating kung nasa saan man ako ngayon. Ngayon, ikikwento ko naman ang isa pang guro na sobrang laki na naging kontribusyon sa ating edukasyon. Siya ay si San Juan Bautista de la Salle. Alam niyo ba kung bakit tinawag si De La Salle na ama ng modernong edukasyon? Hindi po, brother. Maaari niyo ba ikwento sa amin? Sige. Si San Juan Bautista De La Salle, o Juan, ay ipinanganak sa Reims, France. At siya ay nagmula o ipinanganak noon pang 17th century. Ang tagal na, no? Opo. Tagal na. At alam niyo ba, nung bata pa lamang siya, meron siyang isang pangarap. Gusto niyo bang malaman kung ano pangarap niya? Ano kaya sa tingin niyo yung pangarap niya? Maging guro, brother. Maging guro? Hindi. Nung bata pa siya, gusto niyang maging isang pari. Si La Salle ay gustong maging pari. Sa katunayan, nung siya ay bata pa, mahilig siyang maglaro at magpanggap na isang pari na ikinatuwa naman ng kanyang ina at ng kanyang lola. Kaya naman, pinagbutihan ni La Salle ang kanyang pag-aaral para maging isang ganap na pari. At alam niyo ba na si La Salle ay galing sa isang mayamang pamilya? Hindi po! Hindi. Si La Salle ay maraming nakasalamuha ng mga tao na nagnanais magbigay ng edukasyon sa mga mahihirap na bata. At doon niya nalaman na nangangailangan pala ang mga batang ito ng isang magandang edukasyon dahil maraming bata ang kulang sa edukasyon sa kanilang lipunan. Nakakaduwa naman po at talagang napakabuti si San Juan Bautista de la Salle. Tama ka dyan, Robert. At dahil doon, napagdesisyonan ni La Salle na magtayo ng mga paaralan na magbibigay ng libreng edukasyon, lalong-lalo na sa mga batang kapuspalad. Sa katunayan, si La Salle, tinalikuran niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang pamilya, tapos yung kanyang posisyon sa simbahan para lamang makipamuhay at makisalamuha sa kanyang mga kasamang guro para maituloy ang kanyang misyon na edukasyon para sa mga batang nangangailangan. Wow! Ang grupo ng kalalakihang nabuo ni La Salle ay tinawag na Brothers of the Christian Schools, kung saan naman ako ngayon ay nabibilang. At nagkaroon pa sila ng problema sa pagpapatuloy ng kanilang misyon. Meron silang mga pagsubok na nakita dahil sa mga otoridad sa simbahan at saka sa lipunan. Pero kahit ganon, pinagpatuloy pa rin ng mga brothers at ni La Salle ang kanilang misyon na edukasyon para sa mga batang nangangailangan. Nagtagumpay si De La Salle at ang kanyang mga brothers sa pagtataguyod o pagbubuo ng napakaraming paaralan sa France. Tapos, sa kanilang pagtuturo, gumagamit sila ng lokal na wika. Ginugrupo ni La Salle yung kanyang mga mag-aaral batay sa kanilang abilidad. Hindi lang yon,
sa kanyang pagtuturo, hindi lamang siya nagturo ng relihiyon o ng pananampalataya, kundi pati yung mga edukasyong praktikal o yung mga gawaing kamay. At higit sa lahat, sa pangunguna ni San Juan Bautista de la Salle ay nagkaroon ng paghuhubog ng mga guro para sila ay maging mas mabuti sa kanilang pagtuturo. Ngayon na lamang yung naging kontribusyon ni La Salle sa edukasyon. Sa kanyang buong buhay, siya ay tumulong at nagsilbi o naglingkod sa mga tao at sa Diyos. Kaya naman, siya ay namatay nang may tiwala sa Panginoon ilang linggo lamang bago sumapit ang kanyang 68 kaarawan. Hindi ba't gaganda ng buhay ng ating tagapagtatag, si San Juan Bautista de la Salle? Opo! Ano naman po ang natulak sa inyo na gumaya sa buhay ni de la Salle, Brother Ivan? Salamat sa pagtatanong, Franco. Alam nyo, naging malapit din kasi ang aking puso sa pagtuturo sa mga bata, lalong-lalo na nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Kasi bilang aspirant ng de la Salle Brothers, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagturo ng katekismo sa mga bata na nakatira sa gilid ng rilis ng tren sa likod ng de la Salle Lipa sa Lipa City, Batangas. Tapos, dahil doon, ako'y sobrang nagpapasalamat dahil nagkaroon ako ng oportunidad na maibahagi yung sarili ko, yung kakayanan ko, lalo-lalo na sa mga bata na nangangailangan. At ang tawag sa programang ito ay Si Kristo at Tayo o SIKAT na nangyayari tuwing Sabado 2 beses sa isang buwan. Ano pong ginagawa niyo sa SIKAT? Sa SIKAT, bukod sa pagtuturo sa kanila, sila din ay aming pinaglalaro, pinapakain. Sa katunayan, meron kaming Christmas party para sa kanila, may sports fest, tapos meron din kaming recognition day sa dulo. At yung pagkakataon na yon ay naging inspirasyon sa akin para mas mapahubog pa yung aking bokasyon bilang isang de la Salle brother. Kaya naman ngayon, ako ay sobrang naglalayon na makapagturo ng mga batang kagaya ninyo para mas mapalapit kayo sa Panginoong nating Diyos, katulad ng ginawa ni San Juan Bautista de la Salle. So mga bata, meron ba kayong natutunan sa akin at sa kwento ko tungkol kay La Salle at saka sa mga brothers? Natutunan po namin ang pagbabahagi ng iyong kalaman ay isang paraan para magtutulungan sa kapwa, gaya ng ginawa ni San Juan Bautista de la Salle. Oo nga! Tama! Maraming salamat mga bata! Muli, ako si Brother Ivan at ito ang aking kwento. Paalam! Wow! Opo! My question!